this is Luisa. Once again, thank you po sa mga nanonood at lagi bumabalik sa channel ko. Now, sa mga tao naman na hindi pa nakapag-subscribe, imbitahin ko po kayo mag-subscribe lang dyan sa baba. I-click nyo lang po yung subscription button dyan or bell dyan para po pag once na mayroon akong mga bagong videos, manonotify po kayo, panalaman mo nyo na mayroon na naman akong bagong video, okay? Now, anyway, itong mga ituturo ko sa inyo ngayon, para applicable naman ito sa lahat ng negosyo, eh, no? Kahit saan negosyo na mayroon ka, pwedeng-pwede ka sa video na to, okay? Now, ngayon, ang ano ko lang sa inyo, actively helping po ako sa team ko, na kung saan kumikita po ng dollars po, US dollars, monthly. So, kung gusto niyo pong kumita na talagang magandang kitaan na residual income talaga monthly, join lang po kayo sa team ko dyan or contact lang po kayo sa akin or i-add niyo po ako dyan sa Facebook dyan sa baba. Pagkatapos, pwede niyo rin pong lagyan ng cellphone number niyo para makontakt ko kayo kung paano natin sisimulan. Okay? Now, kung mayroon naman kayong ibang negosyo na ginagawa ngayon, okay lang po. At least, makaka-idea po kayo kung paano kayo talaga kikita ng maayos dyan sa ginagawa nyo ngayon, okay? Now, ang topic ko po ngayon sa video na to is about belief. Now, tingnan mo to ha, maraming mga tao makikita mo dyan sa Facebook, nagtatanong, how, ano ba yung mga pagkakitaan ngayon, paano ba ako kikita sa pera ko ngayon na nasa Coins PH ko, or paano ba ako kikita ngayon sa konting halaga. Maraming mga naghahanap, okay? Maraming mga naghahanap, as in araw-araw yan. Pero ang mga taong ito, pag once na binibigyan mo ng idea, hindi man lang nila sisilipin, okay? Hindi man lang nila titingnan. Now, once na ikaw ito, ang mga nanonood ngayon, kung ikaw ito, isa sa mga ito, ang advice ko talaga sa inyo, tingnan nyo. Okay, tingnan nyo. Huwag kayong matakot. Anyway, online naman tayo. Wala namang mamimilit sa inyo kung ayaw nyo. Tama? So, tingnan nyo talaga kung ano yung ino-offer, kung ano yung company. Trust sa sarili nyo po. Okay? I-research nyo, i-check nyo talaga kung talaga bang totoo ito, kumikita ba talaga sila. Tapos, gawin mo talaga yung kailangan mong gawin para malaman mo yung business. Now, ang pinakamatindi, once na nagustuhan mo yan at nasimulan mo na, pag mayroon ka ng sinimulan, i-develop mo yung belief mo. Kasi mayroon akong mga ibang taong nakikilala eh, na naka-join na sila sa isang bagay o sa isang company. Pagkatapos, konting ano lang ha, konting concern lang, konting may problema lang konti sa company nila, lipat na naman. Okay, pagkatapos, join naman doon sa kabila, lipat na naman. Tingnan mo yan, ang mangyayari later on, siya na mismo ang sabi, ay, hindi para sa akin yung negosyo na yan. Bakit? Hindi company ang may mali dyan. Bakit? Kasi yung mga tao nga na nandyan sa company mo, kumikita na eh. Bakit ikaw hindi? Bakit mo mas tanungin ang sarili mo, ano bang mali ko? Ano bang mayroon sila na wala ko? Bakit ba kaya nila, hindi ko kaya? Bakit ba sila kumikita, hindi ka kumikita? Bakit sila nakaka-invite, hindi ka naka-invite? Bakit sila mayroong mapapakwalify, bakit ikaw wala? Okay? Mayroong iba, gagawa ng mga negative reasons na kung saan para sila ay titigil. Okay, alam mo, hindi yan ano eh. Kasi kung tutuusin, kailangan mong alamin kung bakit sila kumikita. Tingnan mo yung mga taong mayroon ng kita dyan sa kumpanya mo. Bakit mayroon ng proof na mga ganyan kalaking kitaan? Okay? Tapos ikaw wala. Tapos lipat ka ng lipat. Isa lang naman ang kulang sa iyo eh. Belief mo. Okay? Number one is, dapat belief mo sa sarili mo. Kasi kahit saan business ka makakarating, kung may belief ka sa sarili mo, mayroon, kumbaga, alam mo na kaya mo, talagang gagawin mo ang lahat na kaya mo, do whatever it takes, decidido ka, kaya mo to, positive lahat eh. Pag positive lahat yung ilagay mo sa utak mo at sa isipan mo at sa puso mo, magagawa mo yan. Okay? Again, believe sa sarili. Number two, kailangan mo talaga mag-research na maigi doon sa company mo para yung belief mo sa company mo is 100%. Hindi pwede yung
80% lang, hindi pwedeng 90% lang, hindi nga pwedeng 99.99 eh. Okay? Bakit? Tingnan mo to ha. Ipagpalagay na natin, mayroon isang eroplano. Okay? May isang eroplano, bagong-bago, pagkatapos darating sa lugar mo, tapos mag-i-invite ng mga tao dyan, sabihin, itatry namin itong eroplano namin na to. Bagong-bago ito, bagong gawa, kararating lang dito sa Pilipinas. Talagang libre, okay? Libre yung pagsakay nyo nito. Sakay na kayo, libre. Pero, hindi natin nasisiguro na makarating tayo sa patutunguhan. Okay? As in 50% chances na makarating tayo sa patutunguhan at 50% babagsak yung replano. Sasakay ka o hindi? Sigurado hindi ka sasakay, tama? Now, sasabihin na naman nila, sige, 80% na inayos na namin, pinerfect na namin, talagang mayroon ng mga nag-check sa lahat ng mga parte ng eroplano. Pero 80% ang chances na makakarating doon, 20% medyo hindi. Sasakay ka hindi? Hindi pa rin, tama? Bakit buhay mo nakatayad dyan eh, di ba? Eh, paano kung sasabihin niya, 99.99% na talaga makakarating tayo sa paruroonan. Pero 0.01%, sasabog ng eroplano, sasakay ka o hindi? Hindi pa rin sigurado. Bakit? May kabay. Kakabangga, huh? 0.01%, pwedeng sasabog ng eroplano kahit na siguro mga 1 minute na lang nalalapag, baka sasabog pa. Tama? Hindi ka talaga sasama. Bakit? Kulang eh. Hindi pwede yan. Dapat 100%. So, the same din yan sa sinabi ko sa inyo. Kung 99.99% lang yung paniniwala mo dyan sa ginagawa mo, sa negosyo mo, sa company, sa products, sa system, wala. Kulang yan. Huwag ka nang mag-join. Huwag mo nang ituloy. Okay? Itigil mo muna yung mga ginagawa mo kung ganun lang kababaw yung pananalig mo or paniniwala mo dyan. Kailangan mong i-check yan. Kung kailangan magtanong ka sa CEO, kung kailangan magtanong ka sa kanin-kaninong mga upline dyan or sinong mga mentor dyan, kung ano yung mga gusto mong alamin dyan sa company yung ginagawa mo at kung ano yung mga duda, kahit katiting na duda lang dyan sa products mo or sa system mo, itigil mo muna. I-solve mo na yan. Kasi the moment na hindi mo yan ma-solve, kulang pa yung paniniwala mo. Kaya, kahit kunting pitik lang na tanong doon sa mga prospect mo, mga taong kakilala mo, sasabihin lang na, ay, baka may hindi yan mag-pay out. Sabihin mo agad sa sarili mo, baka nga ano. Diba? Parang mas maniniwala ka sa kanila kaysa sa paniniwala mo. Kasi nga kulang eh, okay? Kailangan talaga kung pwede nga, lagpas 100% eh. Kailangan yung tiwala mo sa company, sobra-sobra. Yung tiwala mo sa negosyo mo, sobra-sobra. Yung tiwala mo sa system mo, sobra-sobra. Yun yung dapat. Kasi kahit saan ka pupulutin, kahit sinong kakausapin mo, kahit sinong kakalabitin mo at sasabihan mo ng negosyo, talagang taas na mong sasabihin na tama ito. Ito yung negosyo para sa'yo. Okay? Kasi tiwalang-tiwala ka eh. Ganun lang yun. Na ang matindi pa talaga, once na yung paniniwala mo na ganyan 100%, 110%, kahit sino eh, no? Mag-post ka dyan, maglagay ka ng mga kung ano-ano mga invitation dyan para sa company mo, hindi ka matatakot sa mga how-how di karabaw na yan eh. Okay? Kahit patatawag pa sa iyo yan, kahit, pwede kita matawagan, pwede makuha yung number mo, hindi ka matatakot ibigay yung number mo. Bakit? Sige, tumawag ka. Kaya ko itang sagutin, di ba? Bakit? Kasi yung belief mo andyan at yung knowledge mo sa company mo, yung knowledge mo sa products mo, yung knowledge mo sa system mo, talagang andyan. Alam na alam mo lahat. Okay? So, dapat yun muna ang so, isolve mo, yun muna para yung belief mo sa company is 100%. Okay? Lastly, before ko i-end, bigyan kita ng konting parang bonus, okay? Kailangan mo rin ng commitment. Okay? Ang commitment mo sa negosyo na to, dapat whatever it takes. Okay? Gagawin mo yung negosyo na to whatever it takes. Kailangan magawa mo every day, kailangan consistent ka, kailangan mag-post ka ng ads sa lahat ng mga group pages,
Okay, online system eh, di ba? So, mas maganda yung online system. Kaya lang, kung ikaw nanood ngayon dito at hindi online system ng online yung system ng company mo, it's okay lang. Sundin mo pa rin yung sinabi kong belief mo dapat 100%, pero yung paggawa mo ng offline, kailangan everyday go out. Okay? Kasi kailangan mong ano ng mga tao. Ganun yun. Yun ang maganda sa online system. Kasi kahit nasa bahay ka lang, tulad ko, nandito lang ako sa bahay, di ba? May internet ka lang, may cellphone ka lang, you can post ads. Okay? Yung iba, part-time. Okay lang yung part-time. Ang gawin mo, post ads ka talaga. Kasi minsan, yung iba kasi, part-time na nga rin lang, part-time pa yung attitude mo. Okay? Kailangan, part-time ka nga lang ng oras, pero dapat full-time yung attitude mo. Ano yung part-time na full-time attitude? Nakaset na sa daily work mo, yung extra effort mo para doon sa posting ads. Kasi easy lang naman yung online system eh. Mag-post ka lang ng 5 minutes of your time, copy-paste lang. Mag-type ka lang ng few minutes sa isang ads, tapos copy-paste na sa iba. Post mo sa lahat ng group pages, okay? Kung hindi mo alam yung group pages, search mo yung mga network marketing, yung mga online selling, yung mga direct selling, mga work, mga job sa Facebook na groups, tapos join ka dyan. At least mayroon ka mga 20 to 30 group pages na joinan mo. Diyan ka mag-post every day. Kahit man lang 10 groups per day ang lagyan mo ng post ng advertisements mo, siguradong-sigurado ako mayroon kang makukuha. Okay? At hindi ka lang matatakot na harapin yung mga tanong nila at maganda rin yung mga sagot mo sa kanila kasi 100% na yung belief mo. 100% na yung knowledge mo sa business mo. Alam na alam mo na kung saan papaikot-ikutin yung mga tanong kasi alam na alam mo yung negosyo mo. Okay? Dapat, follower ka at first pero dapat be a leader na. Kumbaga, hindi naman agad-agad na i-perfect mo agad, ganyan. Kasi may mga tao talaga na medyo hindi talaga kanila yung skills na madaldal, hindi talaga. Ang good thing na naman sa online, copy-paste ka lang, di ba? Kung ano yung sinasabi ni apply, copy mo lang yun yung sagot mo doon, ganun lang yun. Okay? So, kailangan mo lang i-follow muna yung mga ginagawa niya, pagkatapos sundin mo na at gawin mo na rin. Be a leader. Kasi ang leader talaga, kusang lilipad yan eh. Okay? Be an eagle para yung, kung agila ka, makakahanap ka ng agila din. Kasi kung pipitmaya ka, makahanap ka ng pipitmaya din. Okay? So, kaya kailangan talaga magiging aligila ka. So, I have another video after nito, gagawa ko ng isang video na kung saan talagang leadership naman, na kung saan doon naman mai-explain ko sa inyo kung paano nyo talaga i-develop yung sarili ninyo. Okay? So, ang advice ko po sa inyo, again, 100%, talagang commitment nyo, dapat 100%, do whatever it takes, talagang palalimin nyo yung reason nyo, bakit nyo gagawin yung negosyo na yan. Okay? So, lahat po ng mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe kayo dyan sa button sa baba. And then, kung mayroon po kayong gustong itanong, gustong isuggest, or gustong alamin kung ano yung mga ginagawa ko online, comment lang din po kayo dyan sa baba. Kasi po, tuturuan ko kayo, or kung willing kayo na mag-join sa team ko, join na din po kayo dyan sa baba kung mayroon ako yung i-post dyan na links. Okay? So, I hope makikita ko kayo sa next video ko. Just subscribe para po makikita nyo yung mga next uploads ko. Thank you! Bye!